Marami ka bang mga kinakaharap na mga problema sa iyong buhay? Dumating na ba sa punto ng iyong buhay na parang ikaw na ang may pinakamabigat na suliranin sa mundo? Minsan ay talagang may tatanong natin ito sa ating sarili. Pero alam mo ba na kahit ano pang hamon ang magdaan sa iyong buhay, ay may mga tao pa rin may mas malaking balakid na kinakaharap? Sa video na ito ay makikilala natin ang kinikilalang Iron Lady ng bansang Pakistan. Siya ay si Muniba Mazari Balochi. Si Muniba Mazari ay isang aktivista, news anchor, singer, model, artist at motivational speaker. Naging national ambassador din siya para sa United Nations Inspirational Woman noong taong 2015. Akala ng lahat ay sobrang perpekto ng kanyang buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay marami siyang mabigat na pinagdaanan. Siya ay mula sa isang konserbatibong pamilya kung saan hindi maaaring hindian o suwayin ang utos ng kanyang mga magulang. Kaya naman pagtungtong ng 18 taon ay ipinakasal siya ng kanyang ama. Kahit nalabag sa kanyang loob, ay pumayag siya na ituloy ang kasal dahil para ito sa ikasasaya ng kanyang mga magulang. Matapos si kasal ay hindi naging masaya si Muniba. Ngunit matapos lamang ang maikling panahon ng kanyang pakikisama sa kanyang asawa, ay natutunan niya rin itong mahalin. Pagkatapos lamang ng 2 taon, ay nagkaroon ng car accident ang sinasakyang kotse ni Muniba at ng kanyang asawa. Sa sobrang lakas ng kanilang pagkabangga, ay nauntog ang kanyang asawa at nakatulog. Maya-maya lamang ay hindi nila namalaya na mahuhulog na sila sa bangin. Ngunit, bago mahulog ang sasakyan ay nakatalon pa ang kanyang asawa. Ngunit, ang kanilang sasakyan kasama si Muniba ay tuluyan na ngang nahulog sa bangin. Sa kabila nito, ay nanatili sa loob ng kotse si Muniba at nagtamo ng maraming pinsala sa kanyang katawan. May parte sa kanyang kanang braso ang nabali. Nabali din ang kanyang shoulder bone at collarbone. Kabilang din sa napinsala ang kanyang buong ribcage. At dahil nga sa pinsalang nangyari sa kanyang ribcage, ay lubusang nasira ang kanyang lungs at liver. Nawalan din siya ng urinary bowel control. Nang mga panahon na yon ay hindi na makahinga ng maayos si Muniba. Sobrang sakit ng kanyang katawan at halos hindi makagalaw. Sinubukan niyang sumigaw at humingi ng saklolo, ngunit parang bulong na lang ito dahil sa kanyang panghihina. Sa bawat salitang bibig kasi niya, ay mararamdaman mo ang sakit at pagod na dala niya. May mga taong nakakita sa aksidente at sumubok na tumulong at tumawag ng ambulansya. Ngunit walang ambulansya sa lugar na yon at napakalayo pa ng ospital. Habang tumatagal, ay unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Muniba. Hanggang sa dumating ang mga taong makakatulong sa kanya. Nakatulog siya at nagising na lamang sa ospital. Hindi siya makagalaw at nalaman niyang nadurog ang free vertebrae sa kanyang backbone na nagresulta ng pagiging paralisado ng kanyang katawan. Si Muniba ay dumaan sa napakadaming surgeries at nilagyan siya ng hindi mabilang na titanium sa kanyang braso at likod upang suportahan ito. Ang 2 at kalahating buwan sa ospital ay kakilakilabot para kay Muniba. Nawala na siya ng pag-asa at hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya mabubuhay. Isang araw, kinausap siya ng doktor at sinabing kinalulungkot niya na gustong maging artist ni Muniba. Dahil mula ngayon ay hindi na niya kakayanin humawak pa ng paintbrush dahil sa lubusang pinsalang nangyari. Pagkatapos nilang mag-usap ay nanatiling tahimik si Muniba. Kasayahan niya ang magpinta ngunit inalis ito sa kanya. Ngunit kinabukasan, kinausap siyang muli ng doktor at sinabing hindi pa siya makakapaglakad muli dahil sa matinding pinsala sa kanyang spinal cord.
Nang marinig niya ito ay huminga siya ng malalim at sinabing okay lang. Kinabukasan ay bumalik muli ang doktor at alam ni Moniva na may dala na naman itong masamang balita. Sinabi ng doktor na dahil sa spine injury at sa kasalukuyang pag-aayos ng kanyang likuran ay hindi na niya magagawa pang maging ina. Noong araw na yon ay naguho ang mundo ni Moniva sa sobrang sakit na balita na kanyang narinig mula sa doktor. Dahil dito ay tinanong niya ang kanyang ina kung bakit sa lahat ng tao siya pa. Bakit siya pa ang pinarurusahan ng ganto? At mula noon ay araw-araw siyang umiiyak at tinatanong sa kanyang sarili kung bakit pa siya nabubuhay. Palagi niyang iniisip na malaki ang kakulangan niya sa kanyang sarili dahil wala siyang kakayahan na magkaroon ng anak. Hanggang sa sinabi sa kanya ng kanyang ina na lilipas din ang lahat ng kanyang pinagdadaanan at may magandang plano sa kanya ang Diyos. Hindi man nila alam kung ano ito, pero sigurado siyang may nakalaan ng Diyos na plano para sa buhay ni Moniva. Pinanghawakan niya sinabi sa kanya ng kanyang ina. Sa mga nagdaang buwan ay napakaraming infection at allergy sa katawan ni Moniva, kaya sinabi ng doktor na kailangan niyang humiga lamang at magpahinga sa loob ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon ay paulit-ulit lamang ang naging sistema niya sa loob ng kwadradong kwarto na iyon. Napuno ito ng kalungkutan. At dahil dito, na-realize ni Moniva kung gaano kaswerte ang mga tao sa labas. Malayang nakakalabas, nakakalakad, at may kakayahan sa lahat ng bagay. Pinipilit niyang maging masaya araw-araw. Ngunit maraming takot ang pumipigil sa kanya. Kaya napagdesisyonan niyang alisin ang kanyang mga takot isa-isa. Una dito ang tuluyang mawalan ng asawa. Isang araw narinig niyang malapit na ang ikasal ang kanyang asawa sa ibang babae. Kahit sobrang sakit ay tinanggap ito ni Moniva. Tumawag siya sa kanyang asawa at sinabing, "Binabati kita. Masaya ako kung saan ka masaya." Sa likod ng masayang boses ni Moniva ay may tinatago itong sakit na nagawa niyang sarilihin alang-alang sa ikaliligaya ng taong minamahal niya. Ang ikalawang takot ni Moniva ay ang hindi pagkakaroon ng sariling anak. Hindi naging madaling tanggapin ito. Ngunit isang araw, naisip niya na maraming bata ang naghahangad na magkaroon ng magulang. Ngunit hindi sila napagkalooban nito. Dahil sa kaisipang ito ay naisip niyang mag-ampon. Kahit sobra-sobra na ang sakit ay inisip ni Moniva na kailangan niyang maging matapang at malakas upang kayanin ang lahat ng pagsubok. Dahil sa unti-unting pag-alis ng kanyang takot, ay natutunan niyang tanggapin at mahalin ang kanyang sarili. Maraming tao ang na-inspire sa kwento ni Moniva, at marami din ang gumaya sa katapangan na ipinakita niya. Ang buhay niya ay isang magandang halimbawa ng pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Ipinakita din niya na ang kanyang tapang at determinasyon ang nagdala sa kanya sa walang hanggang kaligayahan at napakalaking tagumpay. Pinatunayan niya na nakasalalay ang ating tagumpay at kasiyahan sa kung paano natin hawakan at solusyonan ang bawat hamon ng buhay. Naway nagbigay inspirasyon ng kwento ni Moniva Mazari Balochi sa atin. Ikaw, ano ang kwento ng buhay mo? Mayroon ka din bang nakakatakot, ngunit matapang na karanasan? Share mo naman sa comment section. And don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Don't forget to enjoy life and always remember that God is in control. Kita-kits sa susunod ko pang videos. Goodbye and God bless everyone.